still a sides. The opposition and the regime have contributed to chaos. And we are working over these next hours intensely in order to try to restore the cessation of hostilities. Kerry, who met Saudi Foreign Minister Adel El Jubeir and UN envoy von de Mistura, said the U.S. and Russia will boost the ceasefire monitors. More than a week of violence left at least 250 civilians in and around the northern city Aleppo dead. De Mistura is in Moscow for Fox Tuesday. And the message will be exactly the same. I hope, really, the message that we gave at the Security Council the other day, appealing to both the U.S. and Russia, and the special team that we have, which is called the International Support Group, will be invigorating what has been a major achievement. The White House downplayed media reports of creating safe zones for civilians and the opposition, saying the U.S. would be reluctant to commit a large ground force to safeguard such zones. The United States and Senegal Monday signed a cooperation agreement is the deployment of U.S. troops to the African nation so they can more quickly respond to humanitarian crises, natural disasters, or terror attacks. There are currently 40 U.S. military personnel in Senegal. The agreement sets out the rights and responsibilities of future U.S. access to Senegalese facilities for training, possible future deployments. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Media Incorporated. This is HRI TV. Para sa inyo mga sabi namin ito kasubaybay ng HRI Media. Sa mga nakapinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin na yung programa sa aming himpilan na napakinggan o pinapad nyo ngayon. Para sa chance na panalo ng give back mula sa HRI Media Broadcasting, it's lang sa 0977-798-8910. Ang inyong pangalan, lugar, at pangalan ng programa ang isusubaybay. 0917-798-8910. Text na! Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Simon ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! Ang matino, magandang mestizan bayan, Pito Rato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pang-ing presyo ng bilihin. Cooking recipes and tips. Maging nagatiko at pangon. Pati na rin kapalaran ninyo ngayong araw. Kapalaran. Kapalaran. Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news! Good vibes! Kita sa loob bas ng sa narito na ang mga pambansang panggising bayan. Joey Falcon at Kia Porto. Noon, ngayon, at kailan ang musika ay patuloy na masalamin at nagbigay relasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Simon Il Castro, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang as 12 hapon dito sa DZ RJ. Then, hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network ang himpilan ng Papa Pilipino. Mga latest update sa mundo ng sports sa Obat Lapa ng bansa talakayin kasama ang ipinagmamalaking kampiyon ng ating bansa. Ethro, the Jet Junicio at Jerome J. Morales. Ang Sport Bang, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito, DTRJ
10. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alamin ang inyong kapalaran. Alamin ang swerte at hindi swerte ngayong taon. Hayaan nyo maging gabay si Madam Venus sa inyong mga kapalaran. Dito sa Madam V at yung service. Samahan si Madam Venus. Dito lang sa Cablelink Channel 7. Handog sa inyo ng 8Tri Media Pro. 8Tri TV tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Lunes hanggang Biyernes. Saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan, maging limpak-limpak premyo ang ihati sa inyo sa pag-aing Shalala with Friends. Kasama ang isang Shalala, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZRJ 810. Hatid nito ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng Pilipino. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Kahatid na naging reyna ng mga Galorians, Rodel Cabo Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong laman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Cabo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. Heart to heart, mga usapin mula sa puso para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumami. Ano man ang inyong hinahanap sa pag-ibig. Heart to heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito lang sa HRI TV. Inyo ng H Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay nga ganyan. Usapin yun at kaisipan ng mga kababayan, pag-uusapan sa radio talk show, especially girls. Girl, pag-usapan pag-i, samahan na Pelita Peralta Uri at Chichi Espiritu Tavier as dos hanggang stress ng hapon dito sa DZRJ 10. Handog sa inyo ng 8Tri Media Podcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Panahing balita at impormasyon na dapat ninyong alaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lipid Fire. Makabulukan at makatotohanang komentaryo para sa pakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo Percy Lapi, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapi sa Lapid Fire dito sa DZRJ 10. Hatid sa inyo 8Tri Media Broadcasting Network. The Doctor is on air dito sa Klika On Air. Usapang kalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangaga at katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at pagagaling doktor ng ating sa respetado at kinikala sa kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8Tri Media Broadcasting Network. Mga may init na balita na ngayon pa lamang ninyo matutuhayan. Likunan mga balita na panahon, mga balita na katutuwa, nakabibay inspirasyon, mga balita na iirita, na kanis at kung minsan ay nakaka-high blood na galit. Mga malalagi na balita minsan ay mahirap nilaan. Kaya kung handa na kayo, ito na ang pambansang supremo ng balitaan, si Joey Falcon. Dito sa ito ang balita.
alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa Cable Link Channel 7 ng HRI-TV. Alamin ang dapat gawin, anuman ang sakuna, maging handa Pinas. Magkakaligtasan dito sa Disaster Management School on Air. Handa Pinas, matuto at maging ligtas sa ating S Group, Public Safety Advocate, Martin Aguna Jr. Handa Pinas, tuwing Ernest, alas 6, gaya 7 ng gabi dito sa DSR. 8:10 handog sa iyo ng 8:30 Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Karumaragas ang detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa ang ihahatid sa inyo. Melchor Balawas sa Balita sa Tanghali, Lunes ng Biyernes tuwing alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 8:10 handog sa inyo ng 8:30 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat sa mga pinagmamalaki modelo at ating bansa. Kilalanin sila sa buhay modelo. Hatid sa inyo ng HRI-TV. Hindi swerte ngayong taon. Hayaan mong maging gabay si Madam Venus sa inyong ngatparan. Dito lang sa Madam V at your service. Samahan si Madam Venus. Dito lamang sa Cable Link Channel 7. Handog sa inyo ng HRI Media Pro, HRI TV. Tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohan ng komentaryo at tunay na public service, usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papanyo, lahat ng yan na ito sa HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by HRI Media Pro Incorporated. Mga usaping legal at wastong kalaman sa batas, talakayin dito sa yung legal. Samahan ng mga premyadong abogado ng bayan, Attorney Peter Castillo, Attorney Joma Castillo, Attorney Nat Arrojado, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa HRI TV.
inyo ng H Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang inyong tagapagpayo sa usaping legal, Attorney Peter Castillo. Sabahan si Attorney Peter Castillo dito sa Payong Legal. Isang makatalong gabi mo ng bayan at aking mga kababayan. Kamusta po kayo ngayong Lunes? Nasanay ako Lunes, no? Salamat kay Jomar na nakipag-alinhinan muna sa akin kahapon. Ang inyo pong kayo dito, Attorney Peter Castillo, ay pansamantala hong nagyagpag ng kaunti dun sa dako ng Maguindanao. Sa Cotabato, kung saan po ako namula ngayon. Para kaya nga Attorney Jomar na kasama niyo kagabi, nabalik ko eh, meron daw special guest. Pero ngayon, wala po tayong special guest, hindi katulad po ni Attorney Jomar. Kahit po kayo mga kababayan at mga kabigan na anoy, halim na araw na lang bago magkalal. Ang una kong nyo, eh, kayo ba nakatitiyak na maboboto? Eh, baka panay ho ang kampanya nyo. Isa ho kayo sa mga masugid at medyo maaangang na tagasuportan ng inyong manok. Tapos pagdating nyo sa presinto, eh, wala pa po ang pangalan ninyo. So, hindi po kayo rehistrado. O di kaya itakakito. Kaya anim na araw na lang. Kahit ito anim na araw na lang, eh, anything can still happen. Sapagkat mayroon hong mga nagpapalin ng isipan, mayroon hong mga nasisira sa natitirang mga araw, lumalabas ho yung mga black propaganda at yung mga decided ay yung lang mamimili. Kaya wag ko pa kasi siguro yung mga nauna sa survey sapagkat sabi ko nga ho eh anong katiyakan nila na yan hong popularity na yan na nailalhala sa mga survey na yan na-translate convert sa actual votes pagdating po ng halalan. Bago tayo magpatuloy, ano? Isa munang paalala po yung aming programa na Operation Living Tuli. Inihahandog ng A-Tri Media Broadcast Network sa kikipagtulungan ng BGMPNCR, yan po yung Bureau of Jail and Management Penology, NCR Gamma Beta Epsilon Fraternity. Ang Operation Libreng Tuli, Operation Libreng Tuli, nagagalapin ito na pong dating Sabado. Biyernes, Mayo asa isagap na alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yan po ay Seneca Plaza Building, Irigisita Avenue. Ito po ay nasa tatap ng Christ the King Seminary. Para po sa mga katanungan, tawag lamang sa 412-0288. Naman po si Bupi Veraste. Yan po ang Operation Live Tuli. At tayo po yung magtatapatuloy sa ating talakayan ng mga krimen na napapayalim pa rin sa revised penal code. Para po sa inyong mga text line, ito po ang text line 0917798910 kung saan tayo maaaring mag-text ng inyong mga katanungan o maaaring po kayong tumawa sa hotline na 412-0288 412-0288. Kami po'y napanood araw-araw sa Cablelink TV Channel 7 mula 5 ng umaga hanggang alas 12 ng ating gabi. At napakinggan ZRJ and Kilohertz. Yan ho ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
kung nating manood sa pamamagitan ng online streaming, tunguhin naman po ang aming website www.atrimedia.com. I-like kami sa Facebook, facebook.com/atrimedia. Kami po ay nasusundan sa Twitter at Instagram po ay sa @atrimedia. Kami pa rin po ang atrimedia.tv na bawat Pilino. Ayos kong batin lang muna ang aking pong napaka-macho na piyuhin. Tito Manuling, happy birthday po, Tito Manuling. At atin na rin po si Boss Ped Kalimag, at naming kaibigan ni Attorney Jomar. Para po sa inyo, ito po ang awitin. Happy birthday, Boss Pet at Tito Maring. At uli nga po tayo sa ating talakayan tungkol sa mga krimen sa ilalim ho ng revised code. Pero para siguro tuloy-tuloy ang ating talakayan, pumunta sa isang patalastas. Ang oras ay alas 7.22. HRI-Media Incorporated. This is HRI-TV. Para sa mga masupid namin tukasubaybay ng A-Tri-Media, sa mga nakinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lang at sabihin ang pangalang programa ng himlan na pinapakilala o pinapakilala ngayon. Para sa manalo ng gift pack mula sa A-Tri-Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-998-8910 ang inyong pangalan, lugar, ang pangalang programa. Tukasubaybayan 0917-798-8910. Text na! May bagong Pilipino. Naniniwala sa pagbabago. May malakas sa Pilipinas at umasa sa magandang. Sila ang Pilipino Millennials. Millennials. Halos 26 million Millennials ang tungkol sa Pilipinas. Let me help you make your dreams come true with more jobs and better opportunities. Future of the Philippines. Millennials. Trabaho na kayo. Usaping legal, wastong kalaban sa tax ay dito sa Palunggal sa mga premyadong abogado ng bayan, Attorney Peter Castillo, Attorney Jomar Castillo at Attorney Nat Arrojado tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa A-Tri TV, hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang inyong tagapagpayo sa usaping legal, Attorney Peter Castillo. Samahan si Attorney Peter Castillo dito sa Payong Legal. Ito pa rin po ang inyong kaibigado, Attorney Peter Castillo. Sa ating pong patalakayin ng mga krimen na nasa ilalim ng Revised Penal Code. Muli, ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Ang ating pong hotline kung saan kayo maaaring tumag ay
412-0238. Kami po ay napapanood live sa Cablelink TV 11 huling unang umaga hanggang alas 12 ng hagabi at napapakinggan sa DZRJ 18 kHz mula po alas 12 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Marino niyo po kami mapanood via online streaming. Tunguhin lamang aming west www.8radio.com at maaari kaming like sa Facebook, facebook.com/8radio, at Instagram at 8tryMedia. Kamulang 8tryTV ang himpila ng bawat Pilipino. At narito tayo ngayon sa Margin of Funds. Madalas na nalalaba, lalo na ho ng mga kakani ng pamahalaan at lalo na ho yung pinagkakaing, yung pinagkatiwala maghawak ng mga pondo ng bayan. Ang Article 217 ay malversation of public funds or property. Ito yung malalabag ng kahit sino mang official ng pamahalaan dahil sa kanyang tulin, kadalasan ho ito yung mga ihat yaman, ano, ay binigyan ho ng tungkulin na maghawak ng pondo o di pakipag-aari ng bayan. Ngunit dahil sa kanyang paggastos dito ay paggamit sa pamamaraang hindi nararapat, maring siya ho ay nagpabaya o di kaya sinadya niya, ay mawala o magagawa ito sa hindi sa paraan na pahintulutan ng batas. Ito ay may kung may presumption ng misappropriation. Kapag ho ang isang opisyal ng ganito na meron hong pinangangagaang salapi o pag-aari ay hindi niya huma-account ang tinasan niya dapat pag siya po ay hiningi ng accounting. So dapat po ang mga nag-iingat yaman, no, na lalo na tinahawak ng salapi ng bayan, ay dapat po araw-araw ay ina-account yan. Siguro ho, bilang bahagi ko lang din, meron ko ng kaso sa Angon, yung aming dating municipal treasurer, ay hindi po nadideposito. Kasi po dapat po daw yan, ay araw-araw ay dineposito sa bangko ng bayan o di kaya nung ahensya ng pamahalaan. Kadalasan ho yata, lalo ngayon, land bank na ang depository. Yan ho yung kinikilalang government depository. So, isa ho sa mga matakaran ng Department of Finance, yung hindi din yung deposito sa close of business hours, ang mga pondo pumapasok sa kanya. Dahil doon, yun nga, accumulate ho yung pumapahan, yung yan ho ito, yung tukso na magamit. Ayun, nung account na ng commission, hindi na huma-account, ayun nga, tumabot ng 21 million pesos ng accountability. Pinaparusahan din po ang pagkabigo ng isang official ng pamahalaan na mag-account ng kanyang nahawakang salapi pag-aari bago siya labas ng bansa. Pati na rin ho ang illegal na paggamit ng mga pondo o di kaya pag-aari ng bayan. Kung ho may mga sabihin natin hindi salapi, ho yung mga sasakyan na ginagamit ng personal o di kaya yung mga pag-aari na ng bayan o ng opisina ng bayan, pero kung gamitin ng mga opisyal o ng mga company ay sa kanila. Yan ho, ibabawal ng batas at hindi lang ba sa pinagbabawal, ito po ay maaari hong maging rason makulong pa ang nasa ating kawan ni opisyal. Kapag isang opisyal din ay nabigo na isauli ang pag-aari ng bayan o di kaya ang pondo, katulad ho ng kung siya ho ay liliban na o aalis na po sa tungkulin, yan ho ay meron parusa kung malalabag. Pero maaari rin pumasok ho sa malversation kung merong pagkawalan. Okay.
infidelity of public officers. Yung infidelity na ito ay hindi naman ho ito yung infidelity na sina para bang hindi matapat sa mga relasyon, ano? Ngunit ito hindi pagiging matapat sa una, katulad ho infidelity na custody of prisoners. Sapagkat pinagkakatiwalaan din ng mga nating mga opisyal ng pamahalaan na mga preso, detention o yung mga nagsasunod na ho ng sentence. Article 223, conniving with or consenting to eviction. Pinaparusahan po ang sino man na mahihintulutan ng pagkakatakas ng bilanggo na nasa kanya pong sa kanya pong pangalaga. Ito ho ay kinakailangan ho ay mayroong paghintulot, ano? Yung pinayagan na makaya. Para sa din ho, kahit hindi ho sinasadya, evasion through negligence. Kaya kahit hindi po sinasadya noong opisyal ng pamahalaan, dito nakatakas ang bilanggo o ang detention prisoner o ang convict na kanilang pangalaga na hindi nila sinasadya, ito evasion through negligence. Pinaparusan din po yung escape of prison under the custody of a person not a public officer. So, pangali ho merong pribadong mamamayan na inatasan ng isang opisyal na, na may kapangyarihan ng huli at dahil sa kanyang kapabayaan, hindi kaya sa kanyang pahintulot, nakatakas ito. Yun pong pribadong mamamayan na yun, maaari pong makasuhan ng escape of prisoner under the custody of a person not a public officer. Na infidelity of custody of prisoner, ito naman po ay infidelity in the custody of documents. Katulad po ng Article 226, ano? Removal, concealment, or destruction of documents. Pinaprosahan po ang sino mang opisyal pamahalaan na sisira, di kay magtago, di kay mag-aalis ng mga mahalagang dokumento na pinagkatiwala sa kanya. Kaya pag yung isang opisyal ay pirma ko ng received, mga mahal dokumento ay dapat pangalagaan ho niya yon ng parang ng kanyang buhay pagkat maaari siyang makasuhan ng indelity in the custody of documents. Pag-usahan din po ang mga batas yun hong hintulutang pagsira ng seal, no? Kasi meron hong mga dokument ni Silva yung sinasara ng mabuti at nalagay ng selyo ano yung mga confidential or classified documents kung hindi ko tinutulang ang mga kakita at mga kabanyo. So kung ikaw wala kang pahintulat at binuksan mo yan at tira mo yung seal, yung itong yun ay naparusahan na kagang batas. Pati yung opening of closed documents, yun nga, kung hindi pinahintulot ang buksan niya, so hindi man nakaselyo yan, pero dapat hindi bubuksan at nabuksan mo, magamit mo man o hindi yung dokumento yun, yan pa rin po yung paglabag ng opening of closed documents. Pinababal din ho, revelation of secrets, lalo na ho yun sa mga official natin na nasa intelligence, ano? Naalala ko yung biro ng aking kapatid, ang intelligence din daw sa pamahalaan ay walang intelligence, poor vision. Eh sana hindi ho ganyan. Pero kung sakali ho kayo isang opisyal ng pamahalaan na magtiwala at ng isang sikreto, lalo na ho yung state secret, o di kaya magbibigay ng mga epektos o yung mga dokumento, mga papeles sa isang tao na hindi pinahinutan ng batas na humawak nito, abay kayo ho ay makakasuhan ng revelation of secret by officer. Eh mas masip kung nagkaroon po ng matinding damage sa public interest kung sakaling dahil dun sa pagsisiwalat nyo, no, eh nagkaroon perisyo sa publiko, abay matimbang ho ang magiging parusa. Kung sakali naman ho na ang opisyal na ito ay nagsiwalat ng isang sikreto
to ng pribadong individual, oh, hindi state secret or public or of ano, national secret, na natanggap niya yung sikretong yun dahil husayin niya ang pagiging opisyal ng pamahalaan. Sabihin na natin, eh, may inimbestigahan siya, yung taga-NBI kunari, at yung sikretong namiyag sa niya o nasiwalat sa niya dahil na nag-iimbesti siya. Kung sakaling sisiwalat niya yun na walang pahintulot, siya rin maring makulor. It's public officer revealing secrets of a private individual. Ito ho, mga ilan sa mga maring labagin naman ng mga public officer pa rin, mga pilang pamahalaan. No? Article 231, disobedience. Sino man daw hong opisyal ng judiciary o ng executive branch na hayagan lalabas anumang pagka, desisyon o utos na nakatataas, abay ito po kung mahantong sa pagkakakulong. Pati na rin ho yung disobedient to order of inferior officer when said order was suspended by inferior order. Ang ibig po sabihin nito, sino man daw hong opisyal na mahalaan na dahil ho sa pagsuspindi ng utos ng nakatataas ay usuway dito sa utos ng nitong nakataas ay may pong makulong. Refusal of assistance. Ito naman po yung nalabag ng opisyal ng pamahalaan na kung sila inutusan ng isang hindi nakataas pero competent authority ay hindi magbibigay ng ayuda doon sa ahensya yon upang magkaroon po ng pagpapataw ng hustisya. Sabihin po natin, ganito halimbawa, ang NBI ay may iniimbitigahan at kinakailangan po nila ang kooperasyon ng PIA, yung pong Philippine Drug Enforcement Agency, sa ito'y ang subject matter ay saklaw ng isang kasong drug. Eh, dahil hindi nakipagtulungan ang DEA sa National Bureau of Investigation, ay maaari pong makakasuhan ng mga official ng PIA ng refusal of assistance. Hindi rin po maaaring tumanggi ang isang halal na opisyal na kanyang pong tuparin na kanyang tungkulin. Sa totoo lang ho. Ito ho, eh, kasi sabi ho ng batas, no, shall refuse without legal motive to be sworn in or to discharge the duties of said office. Sa totoo lang ho, eh, nagpapatahan nga para maaaring no, wala ko makitang siguro meron din, ano? Yung isang opisyal na hinalal, ayaw na tumupad ng kanyang tulin o manumpa man lang. Pero narinig ko si Ginang Robredo ay nagsabi na siya po ay nahalal bilang mga lawang pangulo. Ang nahalal ng pangulo ay si Ginoong Duterte. Ay magbibitaw ura-urada o bigla-bigla itong si Mrs. Robredo, no? Yan po yung narinig ko lamang. Article 25, maltreatment prisoners. Siyempre, pinagbabawal din ng batas at pinapapata ng kulong. Sino man na mananak ng mga preso, no? Kahit 2 peso ang mga yan, hindi silang karapat na pantao. Tayo muna ay dumako sa isang patalatas bago tayo magpatuloy muli. Ang ating pong oras ay alas 7.40 ng gabi. H.R.I. Media Pro Incorporated. Is Chai TV. Para sa inyo mga masugid namin itong subaybay ng A-Tri Media. Sa mga nakikinig sa Global Cable 7, may rin kami para sa inyo. Mag-text lamang at sa pangalan programa sa aming hilan na pinapakinggan o pinapapad nyo ngayon. Para sa chance sa nalang gift pack nila sa A-Tri Media Broadcasting. I-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar, at ang pangalan ng programang inyong susubaybayan. 0917-798-8910. Text na! Ako si Mayor Ugarte. Umangyo kayo ng tanan na ibutin ninyo sa
Tolentino, Senator number 47. Huwag kang maingay, ha? Pamumuno sa paglaban sa krimen, sa pagtulong sa kapwa, sa pangunguna sa Kongreso, hinog na tayo ako dyan. Ako po, Senator, sa Bugatan, 44 Juni. Voto sa Senado número 38 Samuel Chipagdilao. Lubing araw, isang napakasarap na panimula. What's on the pop? Masarap na lutuin. Kung paano ito ihanda? View of the day. Sabay-sabay na ang alamin. Asawa, anghel ng umaga. Angel Dawn sa Ethos Merrill. Ethos Merrill. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Mausaping legal at wakang kalaban sa tas. Tatalakayin dito sa payong legal sa magpapremyadong abogado ng bayan. Attorney Peter Castillo, Attorney Jomar Castillo, at Attorney Natalado tuwing Lunes hanggang Biyernes, at 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa TV. Hatid sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network ang pipilan ng bawat Pilipino. Ito ang inyong tagapagpayo sa usaping legal, Attorney Peter Castillo. Samahan sa Attorney Peter Castillo dito sa Pag-Legal. Andito pa rin po ang inyong kaligado, Attorney Peter Castillo. Para po natin pagtatalakayin ng mga krimen sa ilalim po ng revised penal code. Kung kayo po yung may mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0917-798-9910. Tumawag sa hotline na 412-0288. Ito po yung live na napapanood araw sa cable link channel 7. Yan po yung alas 5 hanggang alas 12 ng hating gabi. At napapakinggan sa DZRJ 810 kHz mula po yan alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mayroon nyo kami mapanood via online streaming. Puntahan lamang po ang aming website na www.8trimedia.com. O di kaya i-like ka sa Facebook, facebook.com/8trimedia, at sundan sa Twitter at Instagram at 8trimedia. Kami pa rin po ang 8TriTV, ang himpilan ng bawat Pilipino. At naroon po tayo sa Article 236, patungkol pa rin po sa mga opisyal pamahalaan. Ito naman ay nagpaparusa sa anticipation of duties of a public office. Ito yung mga opisyal na hindi makapaghintay na sila po ay umupo. By the way, ang ating pamahalaan ay Mayo 9. Minsan ho ang mga lokal na opisyal ay napuklama, nabukta, lalo na po ngayong computerized na tayo, o sabihin natin, dalawang araw pagkatapos ng halalan. At yung mga opisyal man po sa national ay natataproklamasyon, mga sabihin natin, dalawing ko, no? Pagkatapos ng halalan. Ngunit hindi pa ho yun ang kanilang panunungkulan. Sila po ay natakdang manukulan simula ng panunungkulan o yung kanila pong term ay nagmula sa tanghali ng Hunyo at 30. So kahit yun na halal na kayo, president elect, mayor elect, or in waiting pa lang. Sapagkat ang inyong pong panunungkulan ay magsisimula sa tanghali ng Hunyo at 30. Kung sakali man ho na hindi po nakapanumpa agad ng Hunyo at 30 ng tanghali, ang pagsisimula pa rin ho ng kanilang panunungkulan ay yung takdang segundo na nag-alas 12 ng tanghali ng Hunyo at 30. Kaya ko dinis-discuss yan dahil nga dito sa anticipation of duties of public office, kung sakali ho yung opisyal ng pamahalaan na halal na,
ngunit hindi pa ho nagsisimula ang kanyang termino, eh kikilos na, no? Kikilos na na hindi pa siya nakapanumpa o di kaya eh ban pa sing hindi dito. Ay hindi naman hukulungin pero maaari hong suspension ho at fine. Meron din hong parusa kung sino man ang magpapahala niyang panunungkulan. Sino man pamalaan na patuloy nagaganap ng tungkulin ng labis na o lampas ho sa niyang termino ay maaari hong makulong. Ha? At ang term po ng mga local officials, so actually lahat ho halos ay 3 years except po ang presidente, vice president at mga senador. Pero lahat ho ay 33 years ang termino. Pasahan din po ang abandonment of office or position. Kaya wag hong basta-basta yung lilisan sa inyong mga posisyon o mga opisina nang wala ho kayong proper resignation o leave sapagkat yan po ay parang abandonment na nga at hindi basta-basta ang matatanggal lang kayo. Ito po ay may kahalong-long. Article 239 naman ho patungkol sa usurpation of legislative powers. Nako, ito ho ay medyo mainit ding talakayan. Doon ho sa usapin ng PDAF at saka ng Disbursement Acceleration Program, isa ho sa naging ground doon ay ginamit o ayun nga, ginamit ng executive branch isang tungkulin o isang kapangyarihan na nararapat lamang sa legislative branch pamahalaan. Kung hindi ako nagkakamali, yung salitang usurp ay ginamit mismo dun sa desisyon na yon. Kaya tantanong, yun po kayang mga kinaukulan, aka President Pino, si pangalan nito, si Secretary Butch Abad at lahat ho ng silang mga sangkot ay nag-usurp ba ng legislative power? Tignan natin. Pinagbabawalan na yung usurpation of executive functions. So kung sakali naman ho, isang hukom ay nagmimistulang parang opisyal din ng executive branch of government ay mapag-usahan ng usurpation naman ng executive functions at syempre padadaan ko ang usurpation of judicial functions. So, ang kawani o ay opisyal ng executive branch na aastang parang hukom ay maaari hong maparusahan ng usurpation of judicial functions. Pinaparusahan din ang disobeying request for disqualification. Sino ang opisyal na pamahalaan na bago pa matapos ang question ng jurisdiction niya ay magpapatuloy sa paglilitis ay mapapasan. Pati po ang orders or request by executive officers to any judicial authority. So, naman daw pong official na executive branch na i-address ang anumang order or suggestion sa isang judicial o isang huwes sa patungkol sa anumang kaso o negosyo na nararapat lang sa judicial branch na pamahalaan ay mapaparusahan o nangyemba. Unlawful appointment. Article 244. Sino mang opisyal ng pamahalaan na magno-nominate o mag-appoint ng isang tao sa posisyon na namang kakayan nito o wala siyang kapadal, qualification ay maaari pong maparusahan. Minsan nangyayari ito eh.
dahil nga kakilala o di kaya naman ni malapit ginagawa na lang lusot eh ina-appoint kahit walang capability. Pero kailangan ko kasi dito yung legal qualification talaga. Eh, karalasan ko kasi legal qualification natin eh, napakababa naman. No? Okay. Tapos na po tayo sa mga krimen ng mga public official. Ngayon ho ay tutupo tayo sa nasa mga public official pa rin ito. 245 abuses against chastity. Kung sino ho ang official ng pamahalaan na iinganyuhin o yung mga uudyukin to make moral or indecent advances sa sinumang babae na interesado sa para ba kung sexual harassment ito eh. Kung mayroong babae na interesado sa mga bagay na binbin sa inyong ina tapos para nyo entertainin eh para bang mag-suggest kayo na kayo i-date o worse eh kayo masama gawin ay matumakulan. Meron ho yung mga warden ano? Na siguro para palabasin nila na hindi kita pahihirapan kung ikaw ay papayag sa mga gagawin ko sa'yo. Yan din ho ay kren ng abuses against chastity. By the way, pati ho yung mga asawa, anak na babae, kapatid, o anumang mga kamag-anak nung mga nakakulong, ano? Kung sila po ang yun na yung ginawa ng immoral advances, ay pwede rin humakulong pa rin at magiging mataas ang penalty. Dadako tayo ngayon sa mga crimes against persons. Ito, magiging na rin ho ito, no? Crimes against persons ay nakaupo dyan ay destruction of life. At nakauno dyan ay siyempre yung patungkol sa mga patay. Una, patay. Ang parisay. Ang parisay ito ay yung pagpatay ng iyong kaatak. Specifically, tatay, nanay, o anak. O sino mang ascendant or descendant. So, great-grandfather, great-great-grandfather, pwede rin great-grandson, pwede yan. O di kaya, asawa, yung mga relatives pasok sa parasite. So, hindi ho basta murder yan. Yan po ay may qualifying circumstance na maging yun nga, isa sa mga binanggit ko ng mga death or physical injuries inflicted or circumstances. Ito po ay medyo mitigating circumstance sa pagpatay. Katulad ng isang kasal na lalaki o babae, naaaktuhan niya ang ito na may kiniig. Na siyempre, hindi ibang tao, hindi siyang asawa, no? So, mayroon kalaguy na naakto niyang niig. Napatay nga eh, oo, isa sa mga wala. O yan naman inasak niya. Ang pente ho nito, hindi naman humabigat. Ito yung distiero. Ano ba ang distiero? Ang distiero po ay yung paghihiwalayin o ilalayo siya doon sa mga yun, yung sa mga nasaktan niya. O yung siguro, yung natira doon sa magkalaguyo, yung may nabuhay. Pero dapat to immediate, eh, no? Kasi po, yung mga passion busquation, yung mga nag-dreaming mo at naaksihan mo yung isang karong kahindigan. Ayaw mo ba naman asawa na nakakuhan mo? Eh, binibigyan ng konsiderasyon ng batas yan. So, ang
pwede lang niya ay i-zero. Pero kung less serious o slight physical injury lang, absuelto siya. Sabihin natin, nasuntok lang ho niya. Ayun, eh, absuelto siya noon. Physical injury ay serious physical injury po ay yung sabi kong zero. Pwede rin ho, itong batas nito, ay kung saan na ganun din, na-acto din, pero hindi asawa, ngunit babae na minor de edad. Abdi, hindi ho kayo makukulong. Kailangan ho, immediately after, ano. Ayan. Murder. Ano ho murder? Yeah. Ito very familiar sa atin ito, no? Ang murder po ay pagkatay, no? Kailangan intent to kill. Sapagkat kung wala hong intent to kill, ay hindi ho po mag-qualify yan na murder, no? Pero ito pong murder ay kailangan po merong qualifying circumstance. Ano po ba yung qualifying circumstance? Maliit po sa pagpatay at merong intensyong pumatay, maaari po isa sa mga babanting ko ay qualifying. Ano? Una, merong taksan, treachery, taking advantage of superior strength. O, kunwari, ako may pinatay kong batang lima taon, ay di hamak na malakas ako sa limang kumpata. Ay ho, taking advantage of superior strength. Or with the aid of meron akong goons. Meron kami pinatay at sinadya namin pa rin. Or employing means to weaken the defense or to ensure or afford impunity. So, hindi hong employed to weaken the defense, binugbog muna. Kahit walang armas yung masama ko, binugbog muna namin. Para talagang mahina na siya bago namin siya pinatay. Bakit ba ako? Ibahin ko na nga. Isa pa akong qualifying circumstance, ano? Kung kali ho ang pagpatay, nabayaan niyo pamatay. In consideration of price, reward, promise. Kasi kung hired goons na pumatay, tiyak na murder na ho yan. Sakali naman po na gumamit ng kalun, yung o di kaya apoy, lason, explosion, shipwreck. O ito yung mga yung gumagamit ng tren, ng sasakyan, ng aeroplano, or any means involving great waste and ruin. Aba, para gumamit ka ng mga ganito, talagang matindi ang intensyo mong pumatay. On occasion of earthquake, eruption of volcano, destructive cyclone, epidemic, or other calamity. With evident premeditation, yan isa rin, yung talagang malino na pinaplanuhan, pinagtangkaan, or with cruelty, by deliberately and humanly augmenting the suffering of the victim, or rubbing or scoffing as person or corpse. So kung sakali hong yung pagpatay, talagang into tayo, lupa ng buhay, palagi murder na ho tayo. May pag-neglector na ho yan. At yun naman yung homicide, para bago tayo magtapos, ito ho yung pagpatay. So, patay sa isang tao na wala ho doon sa wala hong qualified circumstance na binanggitin. Kunwari, tayo nagdeduelo, ba't ako na naman? Dalawang tao nagdeduelo si Pedro at si Juan. Napatay ni Pedro at Juan sa duelo na wala na ho yung mga qualified circumstance ng evident premeditation, abuse of superior strength, treachery, no? With the aid of armed men, blah, blah, blah. Ay, pa-committed lang ho yan. So, dito na tayo magtapos. Pagpatuloy natin sa bukas. Bukas, ito pa rin po ang inyong kaibigado, Attorney Peter Castillo, nagsasabing paalam pansamantala at pagpalain tayo ng Panginoon. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV. Para sa inyo,
masugid namin tukasubay ng A-Tri Media sa mga nakikinig at sa Killing Channel 7. Regalo may para sa ito. Mag-text mang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan at pinapakinggan ngayon. Para siya sa manalo ng gift pack ng A-Tri Media Podcasting. I-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at pangalan ng programang isusubay.